inner vows prevent you from growing emotionally as it entraps you, your emotions, in a self-protective mo. Lagi ka nalang protect, protect. Kasi ayaw mo nang masaktan, nag-bow ka, hindi lang pwede masakit, kaya protective ka masyado. Okay? That's why, emotionally, hindi ka na makagrow. Tumigil ang growth mo nung nangyari sa'yo yung damage. You stop growing because nagkaroon ka ng bitterness, nag-bow ka. And that vow has kept you from moving on. And because that vow keeps you from moving on in life and putting that behind you, kasi may vow ka, so ano mangyayari? Your emotional growth, hindi magpapatuloy. You stop growing emotionally. Then na-trap na eh, doon sa bitterness mo eh. Hindi ka na makamove on. Okay? Unforgiveness retards personal growth and inhibits positive character formation. Mahirap mag-develop ng magandang ugali sa isang sugatang kaluluwa. You cannot develop Christ-like character in a wounded soul. Because a wounded soul longs for vindication. E paano magiging mag-ugali? Vindictive ka. Gusto mo, you know. Until the wounds are healed, it's hard to change your character. Mahirap baguhin yung ugali mo o yung mga sugat mo, hindi pa magaling. Kasi hindi ka pa nagpapatawad. At hindi mo pa nare-renounce yung mga inner vow mo na kinakapitan tuko ng demonyo, yung vow na yan. Kasi siya ang tutupad ng vow na yan. Trabaho niya yon, job description niya yon. Pag gumawa ka ng vow out of bitterness, job description niya, tuparin yan sa buhay mo. So long hindi mo nare-renounce yan, ang kapit ng demonyo sa'yo, hindi mo wala. Kasi yan ang kinakontrata niya yan sa'yo eh, yung vow mo. That's his contract with you. Break the contract. Renounce it. Renounce the bitterness. Forgive. Wala na siyang kakapitan sa buhay mo. You are free. And you'll notice magbabago na ugali mo because of the Holy Spirit. Kasi nawala na yung kapit demonyo. Okay? You understand this?